perfect from the bottom to the top. Hey guys, it's me Claudy and welcome back to my channel. So for today's video, I will be trying out these 28 Street mask in Activate. So before we start, disclaimer lang that this video is not sponsored and ginagawa ko lang siya just because I want you guys to know my thoughts about this product. And ayun, let's start. So in 28 Street mask, they have three variety of masks, which are the Bamboo Charcoal, Brighten, and Activate, which I'm going to try later. And na-try ko na tong product na to, ilang months na din siya, pero water lang yung ginagamit ko. Since hindi ko alam na meron palang apple cider vinegar sa baba namin. Kaya ngayon, apple cider vinegar yung itatry natin. So, without further ado, let's get started! So, naglagay lang ako ng 1.5 teaspoon ng Activate. Tapos, ilalagay ko na yung apple cider vinegar ko. Dito ko siya nalagay sa may takip ng ano bote. Di na namin to ginagamit. I got a bad feeling about this. Grabe. Kaya ayaw kong itry yung apple cider vinegar. Kasi alam niyo ba guys, na dati, kasi gusto ko pumayot. Tapos, nakatak sa internet na iinom ka ng apple cider vinegar with honey. Grabe, ininom ko yun isang beses, masuka-suka ako. Tapos, mga ilang weeks na yung lumipas. Yung, ano, tuwing nakikita ko yung baso na pinag-inuman ko ng apple cider vinegar na may honey. Grabe, parang naamoy ko talaga na parang sabi ko, Gagamit tayo ng brush today. And ito yung brush ko. Yung kalahati, nginat-ngat ng aso namin. Tapos ito yung brush ko. After nyo mag-mix, magiging ganito na yung consistency niya. And kailangan na siya agad i-apply sa mukha. And yun. Mag-apply na tayo. Dito na lang ako sa baba titingin kasi dito yung salamin ng bahut niya. Ginusto ko to eh, no? So, magtitiis ako. And make sure pala guys na hindi nyo madidikit sa metal yung product mismo. Kasi mawawala yung healing properties. Yun yung sabi dito sa ano. Sa box niya. Hindi talaga ako. Alam niyo guys. Ayoko talaga nakakaamoy ng suka. As in, super. Pero kung ito ay kakaganda ng skin ko, edi go! Go, go, go! May mga kakilala na din ako na nag-try nito guys, na apple cider vinegar yung ginagamit nila. And sabi nila, mas tighten daw yung ano, pag natuyo yung mask. Kasi pag water, tighten din naman siya, pero tingnan natin kung ano yung pagkakaiba niya sa water tapos sa apple cider vinegar. Ayaw ko na talagang amuyin tong apple cider vinegar kasi ang baho talaga guys, as in. Singhot ko talaga lahat. Ang laki pa naman ng butas ng ilong ko. Grabe, singhot na singhot na singhot na singhot. Oh, yung apple cider vinegar. So, ito pala yung apple cider vinegar namin. Inakyat na ng lola ko. And sabi nga pala dito guys na if you have acne or dry skin, you can add 1/2 teaspoon of raw honey for its amazing anti-inflammatory and moisturizing properties. And hindi na ako nag-add ng honey kasi yung skin ko oily. As in, super oily. So, i-wait lang natin siya guys na matuyo. Okay. Ayan siya. Mamaya titingnan natin kung ano ba yung pinagkaiba niya sa water at saka apple cider pag ginamit mo. Feeling ko ang tagal niya matuyo kasi ang kapal ng nalagay ko.
Oh nga pala guys, nung nilagay ko yung ano, yung apple cider vinegar dun sa my mask, parang nagbula-bula siya. Diba? Parang nagre-react na yung apple cider vinegar doon sa mask. So magbasa muna tayo dito. Sabi din pala dito sa my box niya, wait lang daw tayo ng 15 to 20 minutes or until mag-dry na yung mask bago natin siya banlawan. So ayan guys, matutuyo na siya lahat and as you can see, nag-green na din siya. Means, pwede na din siyang banlawan kasi konti na lang naman to. Ito yung mga part na medyo makapal yung nalagay ko. Tapos, masasabi ko na mas tight nga siya pag apple cider vinegar yung ginamit. Konti lang naman. Konting difference lang naman sa water. Pero kasi sa water, kapag ka, kunyari, natuyo na siya, tapos nagta-tight siya, diba? Pag gumaganyan ka, kaya ngumingiti ka, nakakrack agad yung mask. So, parang nalalaglag yung mga buhangin sa pagmumukha mo. Pero ito, pag apple cider yung ginamit, ngayong apple cider yung ginamit ko, pag gaganan ako, hindi naman siya masyadong ano, hindi naman siya masyadong mahirap ibuka, pero hindi mo siya totally mabuka. Pero hindi naman masyadong nalalaglag yung buhangin. Unlike pag water. Okay. Magbabanlaw lang ako and I'll be back. Wow. Ang kintab ng face ko. So, magbigay na tayo ng opinions natin about this product. Ang maganda dito sa product na to is mura siya. Nag-range siya ng 140 to 150. And minsan, may mga nagtitinda ng 130 lang. Ganyan. Tapos, madami siya. Madami yung product na to. I mean, magagamit niya siya ng ilang months. Hindi yung pagkabili nyo, konti lang magagamit niyo. Months niya talaga magagamit niyo to, guys. And pangatlo is, organic siya. Pang-apat, wala pa naman ako nakikitang nag-fake ng 28 Street mask. Which is good kasi alam pa rin natin na authentic siya. And sa website nila or sa Facebook nila, mayroon naman nakalagay doon ng mga authentic, I mean, official resellers nila and may mga legit resellers din sila. And sabi na ng mga kaibigan ko na every time magkumagamit sila ng 28 Street mask, natatanggal yung blackheads and whiteheads nila. And sa tingin ko, sa akin, hindi siya ganun nag-work. Kasi hindi masyado natatanggal yung whiteheads ko. Wala akong blackheads, pero whiteheads, marami akong whiteheads dito sa nose ko. Which is not good kasi sabi dito, 28 Street Activate is the perfect mask. Your face needs to unclog black pores and deep cleanse your skin from deep within. Pero siguro sa iba, nag-work siya na natatanggal lahat yung whiteheads and blackheads nila. Pero for me, hindi siya nag-work ng ganun. Natatanggal niya konti yung whiteheads ko, pero hindi siya lahat. Pero sa akin lang naman yun, guys. It's just my own opinion about this product. And kung meron man kayong ibang opinion about this product, just comment down below. Or just let me know, guys. Let's just respect each other's opinion. Kasi we have different skin types and different preferences and different reviews about products. So, ayun lang. Ganun lang siya nag-work sa akin. And siguro iba siya mag-work sa inyo or sa ating lahat. All we need to do is to respect each other's opinion. And oo nga pala guys, meron kaming shop, which is the Berry Blossom Boutique. So, I will put the link on the description box kasi iba yung spelling niya, which makes our shop unique. I think lang naman. Pero, ayun nga guys, hindi ibig sabihin na i-encourage ko na kayo na bumili ng mga products and to try it, ganyan. Kung gusto niyo lang naman na bumili, then check it out, check our Facebook page and Instagram account. And mas active kami sa Instagram. So that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. And if you did, please give this video a big thumbs up. Comment down below if you have any video suggestion. And don't forget to subscribe to my channel. Para dumami na tayo dito. And always remember that every day is a new adventure. Bye! See you on my next video.